Kumusta mga bata? Ako, si Teacher Seth, ang inyong tutor sa inyong mga aralin. Kayo ba'y nakahanda na? Kung kayo'y nakahanda na, tara na at tayo'y mag-aral. Ang ating pag-uusapan ngayon ay tungkol sa mga bahagi ng aklat. Ang ating aklat ay mahalaga. Alam niyo ba na ang aklat ang nagbibigay sa atin ng impormasyon? Ang hawak ko ngayon ay isang aklat. Ang aklat na ito ay nagbibigay ng maraming impormasyon para tayo ay matuto. Mahalaga ito dahil ito ang nagbibigay sa atin ng mga impormasyon na gusto nating malaman. At alam nyo ba mga bata na may mga bahagi ang aklat na ito? Ating isa-isahin kung ano-ano ang mga bahagi ng aklat. Dito sa aking slide, ipapakita ko sa inyo ang mga bahagi ng ating aklat. Unang bahagi ay ang pabalat. Ikalawa, pahina ng mga aklat. Tatlo, pahina ng karapatang sipi. Paunang salita, talaan ng nilalaman, katawan na aklat, glossary, at index. Yan lahat ang mga bahagi ng ating aklat. Unahin natin ang pabalat. Kadalasan ang pabalat nakikita agad sa isang aklat dahil ito ay matatagpuan sa harap mismo. Kagaya nitong aklat na hawak ko, meron siyang pabalat. Ang kulay ng kanyang balat ay kulay dalandan. Kagaya ng mga nasa larawan, ito ay mga aklat. Ang mga aklat na ito ay mayroong pabalat. Ang pabalat kasi, ito ang nagbibigay protection sa mga aklat. Ikalawa, pahina ng karapatang sipi. Ang bahaging ito, makikita ang taon kung kailan inilimbag ang aklat. Gayun din ang pagsasaad ng tanging karapatan sa author at sa palimbagan upang may mag-ari sa nilalaman ng aklat. Dito, makikita ninyo kung kailan ito inilimbag at dito rin makikita kung sino ang nagmamay-ari ng aklat ito. Maliwanag po ba ito? Ano yung ikalawa? Ito ay pahina ng karapatang sipi. Huwag kalimutan, sunod ang pahina ng mga pamagat. Ulitin, pahina ng pamagat. Alam nyo ba na ang bahaging ito ay nababasa ang mga pangalan ng may akda? Nababasa dito ang pamagat ng aklat at ang naglimbag nito. Ulitin ko, pahina ng pamagat. Sa bahagi ito, nababasa ang pangalan ng may akda, ang pamagat ng aklat, at naglimbag nito. Ikaapat na bahagi ng ating aklat, ito ay paunang salita. Ito ay makikita sa aklat. Dito nakalahat ang mga mensahe ng author, yung may akda, para sa kanyang mga mambabasa. Taglay rin ito ang mga kapakipakinabang na tip upang higit na maging mabisa ang paggamit ng aklat. Ano ang ating pinag-uusapang bahagi? Ito ay paunang salita. Sunod na bahagi ay talaan ng nilalaman. Ang talaan ng nilalaman ay bahagi ng aklat na kung saan dito nakalista ang mga nilalaman o paksang tatalakayin sa aklat. Ulitin ko, ito ang listahan ng mga nilalaman o paksang tatalakayin sa aklat. Ano ang ating pinag-uusapan na bahagi? Ito ay talaan ng nilalaman.
Sa English, yan po ay tinatawag na table of contents. Sunod na bahagi ng ating aklat, ito yung pinakamahalaga sa parte ng ating aklat dahil ito ang nilalaman ng ating aklat. Kung ano yung laman ng ating aklat dito nakalagay. Sabi dito, ang katawan ng aklat, ito ang pinakamahalagang bahagi ng aklat dahil dito mababasa ang nilalaman ng aklat. Lahat ng gusto niyo malaman tungkol sa binabasa ninyo, anong bahagi ng aklat ang ating bubuksan o gagamitin? Ang sagot ay katawan ng aklat. Tandaan niyo yan. Sunod, pagkatapos ng katawan ng aklat, makikita natin ito sa likod, sa bandang likod ng ating aklat. Ito ay tinatawag na glossary. Basahin, glossary. Alam niyo ba na ang glossary, dito nakatala ang mahihirap na salitang ginagamit sa aklat at ang kahulugan ng mga ito. Halimbawa, kapag meron kang salita na hindi maintindihan doon sa iyong pinag-aaralan, pwede mong itong tignan. Pumunta ka lang sa likod ng iyong aklat, nandoon ang glossary, hanapin mo ang mga salitang iyon dahil ito ay nakaayos ng paalpabeto. Madaling hanapin ang salita dahil ito ay nakaayos ng paalpabeto. Tanda ninyo, ang mga salita dito ay nakaayos ng paalpabeto. Maliwanag po ba yan? Anong bahaging aklat ang ating pinag-uusapan ngayon? Ito ay ang glossary. Note, ito ay tinatawag na index. Ang index, ito ay talaan ng mga paksang naayos ng paalpabeto at pahina kung saan ito ay matatagpuan sa likod ng ating aklat. Maliwanag po ba ito? Anong bahagi ang ating pinag-uusapan? Tingnan niyo itong nasa larawan. Hindi ganong malinaw pero ganyan po ang itsura ng index sa likod ng ating aklat. So, ang ating pinag-uusapan ay index. Maliwanag po ba yan? So, naintindihan niyo ba yung ating pinag-aralan ngayong oras? Ito ay tungkol sa mga bahagi ng ating aklat. Ano ang mga bahagi ng ating aklat? Una, pabalat. Ikalawa, pahina ng pamagat. Ikatlo, pahina ng karapatang sipi. Ikaapat, paunang salita. Ikalima, talaan ng nilalaman. Ikaanim, katawan ng aklat. Ikapito, glossary. At ikawalo ay index. Kung wala na kayong tanong, hanggang sa muli, sa ating susunod na ating leksyon, ako si Teacher Seth, ang inyong guro para sa inyong mga aralin.